Gandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po kayo ng Panginoon. Natutupo po tayo ulit para mag-aral ng salita ng Diyos. Paumanhin po medyo na-delay ng kaunti. Ayan. Narito po ako sa Abu Dhabi, sa bahay ng isang kapatira natin, yung mga ladies na nakatira dito na bina-Bible study ay nasa Dubai po ngayon. Dumalo sila sa gawain doon kahapon. Kaya pagpunta ko rito, ni-request ko muna dito naman ako matulog para bukas na ako. Sa umaga na ako babalik ng Dubai. So, narito po tayo. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, kami ay talagang pinagpala dahil sa mga salita ninyo. Inihiling ko po, Panginoon, ang kalakasan sa Espiritu ay lalo talagang tumibay sa amin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord, magliwanag sa amin ang inyong mga salita. Ang kadakilaan ninyo ay makita namin sa bawat araw. At lalo nyo kaming hubugin at likhain ayon sa inyong wangis. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. John chapter 14, magbabasa po ako mula verse 8 hanggang 11. John chapter 14 mula verse 8 hanggang 11. Yan. Sabi po rito, John 14 verse 8 to 11. Sabi po, sinabi ni Felipe sa kanya, "Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at mapapanatag na kami." Verse 9, sumagot si Jesus, "Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nang galing sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko." Verse 11, "Maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginagawa ko." Alam nyo, lagi kong sinasabi, we have much to learn from the Lord. Bakit? Kasi sa Panginoong Jesus natin makikita yung talagang perfect submission. O yung perfect submission, perfect obedience, na wala siyang ginagawa nang hindi nang galing sa Ama. Wala siyang sinasabi na hindi sinabi ng Ama sa kanya. Talagang nung naririto sa lupa ang Panginoon, talagang tayo, sinasabi natin na sumusunod tayo sa Panginoon, pero may mga panahon pa na hindi natin nagagawa yung talagang gusto ng Panginoon. Pero ang Panginoong Jesus ay larawan ng talagang perfect submission. Okay, sa verse 8, sinabi ni Felipe, "Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at mapapanatag na kami." Tandaan ninyo, itong time na ito ay time ng medyo anxious, no? May bagabag yung mga alagad kasi nagsasabi na nga ang Panginoon na aalis na siya. Kaya naghahanap sila ng security para makagaang sa kanilang kalooban, no? Pakita nyo sa amin ang Ama. Biglang, "Hello, Sister Sandy." Biglang sinabi ng Panginoon, "Felipe," verse 9, "ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasasabing ipakita ko sa iyo ang Ama?" Ito, nami-misunderstand ng iba. Ang akala nila, ang sinasabi ng Panginoon dito, "Felipe, ako ang Ama." Hindi. Ang sabi po ng Panginoon rito, yung nakakita na sa akin, nakakita na rin sa Ama. Tapos itutuloy ko sa verse 10, ha, bago ako bumasa ng ibang talata.
Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ako ay nasa I am in the Father and the Father is in me. No? Sa Lucas, sabi Lucas chapter 1 po tayo. Una, sabi ng Panginoon, yung nakakita na sa akin, nakakita na sa Ama. Dito po sa Lucas, ang Panginoong Jesus po kasi, ang wangis niya ay kagaya ng sa Ama. Bakit? No? Pinag-aralan natin dati yan. At sinabi ko sa inyo na ang Panginoong Jesus, hindi kamukha ni Maria, hindi kamukha ni Jose. Kasi, ang Panginoong Jesus ay nilagay sa sinapupunan ni Maria para balutin ng katawan, pero hindi siya nanggaling sa DNA ni Adan. Basahin po natin, Lucas chapter 1, tingnan po ninyo. Mula sa mga talatang ito, at doon sa iba pang babasahin natin, I would like to suggest, ang Panginoong Jesus ay kamukha ng Diyos Ama. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kay Felipe eh. Pakilala ko sa inyo, Ama, eto na oh. Ako ang kamukha ng Ama. Kung gusto mo makita ang Ama, nakita mo na ako. Nakita mo na rin ang Ama. Sa chapter 1, Lucas chapter 1, sa verse 30 hanggang 32. Lucas chapter 1, verse 30 to 32. Sabi rito, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Luke chapter 1, verse 30 to 32. Pakisulat nyo lang po dyan. Verse 31, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Tatawaging siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya tatawaging anak ni Jose. Laktaw po tayo. Verse 35. Hanggang sa 35 lang. Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu, verse 35 po, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Bababa sa kanya ang banal na espiritu. Excuse me po. Napakalamig na. Aircon. Anihin muna natin. Bababa sa kanya ang banal na espiritu. No? Kasi ang Holy Spirit ang nagdala sa Panginoon sa sinapupunan ni Maria mula sa kalangitan. At ang ito raw na ito, no? Nasabi rito, ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi siya anak ng tao, hindi siya anak mo, anak ng Diyos. Pumunta tayo sa ano, sa Colossians chapter 1 verse 15. Colossians chapter 1 verse 15. Bibilisan ko para matapos natin yung bahagi na ito. Colossians chapter 1 verse 15. Pakisulat po ninyo. Sabi po rito, si Kristo, Colossians chapter 1 verse 15 yan. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. He's the image of the invisible God. Kaya pagka nakita mo ang Panginoon, nakita mo na ang itsura ng Ama. Parang ang pangit ng word na itsura, eh, no? Wangis. Pumunta tayo sa isa pa. Hebreo chapter 1. Hebreo chapter 1. Verse 1 to 3 po, no? Hebreo chapter 1 verse 1 to 3, pero ang babasahin ko na lang yung verse 3, no? Para mabilis tayo. Hebreo chapter 1 verse 1 to 3. Hindi, basahin ko na lang yung kompleto. Sige po, pakisulat niyo. Hebrews chapter 1 verse 1 to 3 yan. Salamat, Jilin. At si Long Long Miranda.
Si Mambon. Nung una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Verse 3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ano sabi sa verse 3? Sabi rito, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Sa kanya makikita. Kasi ang Panginoon, ang Diyos Ama, hindi nakikita ang mukha eh. Paano makikita ang mukha ng Ama? Tumingin ka sa Panginoong Jesus. Ikalawang Korinto, chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Sige, sulat ninyo. Babasahin ko po. Ito yung mga ayaw maniwala sa Panginoon. No? Pero may binabanggit dito tungkol sa mukha ng Panginoon. Ikalawang Korinto 4 verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo, ano sa dulo, na siyang larawan ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ang larawan ng Diyos. Kaya nga, kung balikan natin yung John chapter 14, sabi ng Panginoon kay Felipe, Felipe, ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa nakikita ang Ama? Nakita mo na ang Ama nung nakita mo ako. Because yung image ng Panginoon, no, yung kanyang mukha, yun na ang larawan ng Diyos Ama. Now, meron pa sinabi ang Panginoon dito, verse 10, hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nang galing sa akin, kundi sa Amang nasa akin, siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Hindi lang yung image, no, mga kapatid, ng Panginoon, ang kawangis ng Ama. Ang Ama pa ay nasa Kanya. The Spirit of the Father lives in the Son. Yung Espiritu ng Ama ay nananahan sa Panginoong Jesus. At siya ay lumalagi rin sa Ama. Paano minsan iisipin natin, Pastor, nakakalito naman yan? Na ang Ama ay nasa, ano? Alam nyo, hindi tayo dapat malito. Bakit? Dahil sa Espiritu, everything is possible. Yan nga ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Na tayo, no? Tignan ninyo sa ano, sa John chapter 17. Yan nga ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Na tayo ay maging talagang iisa, kaisa ng Diyos. Na tayo ay nasa Kanya at Siya ay nasa atin. Kahit bata kayo, pwede niyong maranasan na ang Espiritu ng Diyos ay pumapasok sa inyo. At wala na kayong iba, yung mamaya sa Galatia 2:20, no, sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay dito. Hindi ko na sariling kaisipan ito. Hindi ko na sariling pagdidesisyon. Hindi ko na sariling salita ito. Ito na ay kung ano na yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos na ang kumikilos sa akin, yung biyaya niya ang nagtutulak na sa akin. Sanay kasi tayo na meron tayong sariling atin. Ah, desisyon ko naman ito. Emosyon ko naman ito. No, ito naman eh, ganito na ako noon pa. Sanay tayo na sabihin yan na, eh, eto ako eh, eh, ganyan ako eh. Pero in the Lord, sa Panginoon, ang gusto niya, yung Espiritu niya ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya, para ang kikilos na sa atin, hindi na yung sarili natin. Yun yung huwaran na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus nung naririto siya sa lupa.
Ipinakita niya na posible na namumuhay ka sa laman, pero nabubuhay ka rin sa Espiritu ng Diyos. Ulitin ko, pinakita ng Panginoon sa atin nung naririto siya sa lupa na pwedeng namumuhay ka rito sa laman, pero namumuhay ka rin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu na ng Diyos ang kumikilos sa iyo. John chapter 17 verse 20 to 23. John chapter 17 verse 20 to 23. Yung palagi nating katwiran na sinasabi natin, ang Panginoon yun ako laman lang ako Ulitin ko ulit, ipinakita sa atin ng Panginoon na pwede kang mabuhay sa laman, in the flesh, no? Dito po sa lupa, pero at the same time, ang ikinabubuhay mo ay yung Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay na ito. So hindi natin pwedeng ikatwiran palagi na nasa lamang kasi ako kaya ako'y mahina. Hindi na. I can do all things through Christ. When I am weak, I am strong. Hindi na ang buhay natin, no? Ang Diyos na sabi rito. John chapter 17 verse 20 to 23. Ang panalangin ko'y hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kinakausap ng Panginoong Hesus ang Ama rito. Kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa katulad natin. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin para sila'y lubos na maging isa. Sa ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako at malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Perfect unity, yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Na kung papaano siya'y nasa Ama, tayo rin ay sumakanya at sila ay sumaatin. Ibig sabihin, hindi mo na sariling buhay ito. You are now consumed by the Spirit of God. Siya na ang inside and out, up and down, side by side, back, forward and backward. Siya ang kumikilos sa iyo. Hindi mo na sariling buhay. At can you imagine kung ang, no, yung panalangin ng Panginoon, kung ganyan nga ang mangyari sa atin, na kung papaanong nagkakaisa ang Ama at ang Anak, ganun din nagkakaisa tayo sa church, sa mga mananampalataya, nagkakaisa. Hindi na yung pulupulo, isang simbahan, ang daming kaisipan. Iilang opisyal, iilang elders ng church, ang daming mga pamamaraan. Kung iisa lang talaga yung kikilos, if we discover, mga kaibigan, mga kapatid ko, sa Panginoon, na tayo'y hindi na sa ating sarili, kundi ang Panginoon na ang suma sa atin at bawat isa ay nakatutok sa Panginoon at talagang, Lord, kung ano kalooban ninyo, ang Espiritu nyo'y kumilos sa atin. Nako, magkakaroon ng matinding explosion, mga kapatid, sa simbahan. Pag nagkaroon ng talagang kaganapan sa pagkakaisa. Na yung isip ko, ganun din yung nasa isip niya. Yung pagnanasa ko, ganun din yung nasa pagnanasa ng kapatiran. Ba't ganun? Paano kayo nagkapareho? Kasi iisa na lang yung Espiritu na kumikilos. Hindi na dala-dalawang iisa lang ang banal na Espiritu. At later on, no, sa Monday, papasok na tayo doon sa pag-uusap sa banal na Espiritu. Kasi doon nauuwi ang Panginoon. Paano mangyayari na tayo ay papa sa Diyos at ang Diyos ay papa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nako, napakaganda niya. Hilingin natin sa Panginoon. Yan ang kinakailangan matuklasan natin ngayon. Living in the Spirit. Namumuhay ka sa Espiritu. Hindi ka namumuhay sa sarili mo. Meron kang sarili mong buhay. Tandaan ninyo, ang Panginoong Jesus may sariling buhay, may sariling pagpapasya nung naririto siya sa lupa. Pero ano ginawa niya? Sinuko niya yung sarili niyang buhay, yung sarili niyang pagpapasya. At hinayaan niya na kumilos ang banal na Espiritu sa kanya. At kung ano lang ang ginagawa ng Ama, kung ano lang ang ipinapakita sa kanya na gawin, yun lang ang ginagawa niya.
Sabay, araw-araw pwedeng gumawa ng tinapay ang Panginoon. Araw-araw pwedeng maghati ng isda ang Panginoon at magpakain ng maraming tao. Araw-araw. Pero dalawang beses niya lang ginawa. Dalawang beses lang sinabi ng Ama sa kanya. Araw-araw, pwede niyang pasikatan ng mga tao na naglalakad siya sa dagat. Araw-araw, magpakita siya. Pero hindi. Hindi gagamitin ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan na nasa sa kanya sa sarili niyang kaisipan. Kung kailan lang may udyok ng banal na espiritu, kung kailan lang sasabihin ng Ama, doon lang gagawin ng Panginoon. Tayo, madali tayong matukso. Pag may kakayanan, gagawin agad natin. Kaya pagka marami tayong pera, mas marami tayong pagkakamali eh. Kaya alam nyo, pagka mayaman yung magulang, mas nagiging spoiled yung bata eh. Kasi lahat ng gustong ano, bili, sige, bili. Kaya eh, gawin. O may kakayanan eh, gawin. Ang Panginoon, hindi. May kakayanan, pero hindi siya gumagawa. Ang ginagawa niya lang kung ano yung sasabihin ng Ama. Mabasahin natin yung kanina yung sinabi ko, Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Kaya nga tayo minsan naku-confuse tayo. At minsan hindi natin alam kung ano iisipin kasi may prayer tayo, halimbawa may pinapanalangin tayo. At nalalagay sa isip natin na, Panginoon, alam ko naman na kaya nyo to eh. Alam ko naman na wala imposible sa inyo. Panginoon, gawin nyo naman ito. Bigyan nyo naman ako nito. Kasi tayo, sanay tayo na pagkakaya natin, gagawin natin. Di po ba? Sanay tayo niyan. Pag may pera, bili. Eh, kaya tapos naiisip natin, ang Diyos, kaya niya naman lahat eh. Magagawa niya naman ng lahat. Eh, ba't ayaw niyang gawin? Eh, ba't ayaw akong tulungan ng Panginoon? Eh, ba't ayaw ibigay ng Panginoon? Eh, kayang-kaya naman ng Panginoon ito. hindi automatic sa Panginoon yung ability at saka movement. Hindi. All in His purpose. Pag may layunin ng Diyos, gagawin niya. Pag hindi pa panahon, hindi muna kikilos ang Panginoon. Galatia 2:20, ano sabi rito? Ano ba yan? 20, ayan. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay rito, sabi ni Apostol Pablo. Ang Diyos na ito, buhay na ng Panginoon ito, namatay na ako. Hindi na sa, mga kapatid, hindi na sa pagsunod sa kautusan ito. Ang Diyos na ang kumikilos sa akin, hindi ko sariling sikap ito. Kung ano na lang ang Panginoon, no, yung ikinabubuhay ko ngayon, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun sabi ni Apostol Pablo. At kung matuklasan natin yan, kasi marami sa atin nananampalataya sa Panginoon pero hindi nakapako sa krus. Sinasabi natin tayo'y anak ng Diyos pero hindi tayo nakapako sa krus. Ang gusto natin, anak tayo ng Panginoon, tapos ang kikilos pa rin yung sarili nating kaisipan, yung sarili nating buhay. Kaya maraming panahon na pupunta tayo sa kapahamakan. Kaya may mga panahon, nagkakamali tayo, nauuwi tayo sa problema. Bakit? Kasi hindi kumikilos sa atin yung kanyang espiritu. Ang gusto pa rin natin, ang kumilos yung sarili nating gusto, pero tutulungan tayo ng Panginoon na huwag tayong magkamali habang ginagawa natin yung sarili nating gusto. Ganyan ang marami sa atin. Ano po? Kaya hindi tayo makatuklas nung talagang kalayaan, mga kapatid. Ang kalayaan, alam niyo po, hindi yung pagka ikaw ang nasusunod palagi. Ang kalayaan ay pagka yung ibigay mo sa Diyos yung lahat ng pagpapasya, yung lahat ng desisyon. At ikaw ay umayon ka sa kanyang espiritu. Hayaan mong kilusing ka ng espiritu ng Diyos. Sa Galatia chapter 5, Galatians chapter 5, Galatia pa rin po. Chapter 5 tayo. Sa verse... magandang basahin nyo to mula verse 16 hanggang 26. Ano po? Galatia chapter 5, verse 16 hanggang 26.
tungkol ito sa bunga ng Espiritu at bunga ng laman. Pero ang babasahin ko na lang ay sa verse 25. O, 16 muna. Sige, verse 16 muna. Galatia chapter 5, verse 16. Sabi rito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mabigyan ang pagnanasa ng laman. 17, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. Tayo'y nasa katawan. Pero pag nasa sa iyong banal na Espiritu, meron siyang nais gawin. Sabi ni Apostol Pablo, umayon ka sa banal na Espiritu. No? Umayon ka. Gawin mo yung gusto ng banal na Espiritu. Ikaw magpapasya eh. At pagka sinunod mo yung gusto ng banal na Espiritu, hindi mo magagawa yung gusto ng laman. Lockdown na po tayo. Verse 25 na tayo. Sige na nga, 22 na muna. 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Can you imagine? No? Pagka ang banal na Espiritu ang kumikilo sa iyo, hindi na yung sarili mo. Pag ikaw ay nakapako na, nakala ng iba, eh kasi pagka sumunod ako sa kalooban ng Panginoon, pag ang Panginoon lang ang nasusunod, tapos wala na ako sarili kong kaisipan, eh baka kung anuon ako, kawawa naman ako. Hindi, ano magiging bunga sa iyo? Magkakaroon ka ng pag-ibig. Mararanasan mo yung kalayaan ng pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon ka ng kagalakan. Hindi yung masaya ka lang pag may nagpatawa. Masaya ka lang pagka may natanggap ka. Magkakaroon ka ng kagalakan. Sabi ko kahapon sa gawain, pagka ikaw ay masaya, pag masaya ang sitwasyon, tapos malungkot ka naman pag malungkot ang sitwasyon, hindi ka talaga masaya. Naapektuhan ka lang ng, naimpluensyahan ka lang ng outside forces. Ang taong talagang may galak, eh kahit nasa anong sitwasyon siya, masaya talaga siya. May kagalakan talaga siya. Hindi nakabase sa nangyayari yung kagalakan niya sa kalooban. Halimbawa, namatayan, hindi na masaya. Nawalan ng trabaho, hindi na masaya. Hindi, hindi. Pagka may kagalakan ka ng banal na Espiritu, pag nakapako ka sa krus, mga kapatid, pag yung sarili mong desisyon ay kakalimutan mo at hahayaan mo ang banal na Espiritu ay kumilo sa iyo, lalo kang magiging masaya. Yung kagalakan ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan, pagtitiis. Aba, pag hindi kumikilo sa iyo ang Diyos, kakaunting bagay lang, magre-reklamo ka na eh. Na-traffic lang ng kaunti. Diyos talaga, hindi man lang sumayon sa akin, pinag-pray ko. Pero pagka ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa iyo, pinapahirapan ka na ng mga tao doon sa krus, natitiis mo pa rin. At marami pa yan, etc. Verse 25 po, verse 25. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. When we live by the Spirit, we must keep in step with the Spirit. Lagi mong gawing gabay ang banal na Espiritu, laging siya ang guide mo. Huwag mo lang siyang gawing guide pagka Linggo, pagka Friday. No, alam niyo yung keep in step. May laro nung bata tayo eh, na lalakad yung una, tapos kung saan umapak yung paan niya, kailangan dun ka rin aapak. You keep in step. Kung saan, kasi pagka you keep in step with the Spirit, nako mga kapatid, dami ko pang gustong maisip. Balik tayo sa John chapter 14. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon kay Felipe, Felipe, tagal mo na akong kasama, hindi mo pa rin ako kilala. Yung nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Hindi ka ba niniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasuma sa akin? Ganun yung gusto ng Panginoon. Ano yung pinakita sa atin ng Panginoon sa bahaging ito? Na pwede pala na habang nabubuhay ka rito sa laman, ay mabubuhay ka rin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Na siya ang kumikilo sa iyo. Siya ang gumagawa sa iyo. Tapusin lang po natin ito. No? Verse 11, maniwala kayo
John chapter 14 verse 11, maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala lang man lang kayo sa mga ginagawa ko. Verse 12. Sige, next week na natin yung verse 12. Sa Monday na at tayo ay overtime na. Pero mga kapatid, no? Sige, verse 12 to 13. Sa Monday na natin yan. Ano po? Dahil Sunday bukas, wala tayong devotion. Tuklasin natin ito. Yung gusto ng Panginoong Jesus na maging kagaya niya tayo. Kung papaanong siya ay kagaya ng Ama, wangis ng Ama sa labas. Siya ang larawan, siya ang kaningningan, no? Yung mga binasa natin. Colossians 1:15, Hebrews 1 verse 1 to 3, Luke 1 verse 30 to 32, verse 35. Kung papaano ang Panginoon ay kawangis ng Ama, ganun din ang gusto ng Panginoon, tayo. Tayo naman ay kawangis rin niya. Kaya nga, kinikilos tayo ng banal na Espiritu, nililikha niya tayo into His image. Kasi yun naman talaga ang original ng Panginoon. Alam nyo? Kung yun talaga original, dagdag lang po, no? Sa Genesis chapter 1, verse 26, sabi rito, pagkatapos, Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, sa malalim na salin, ayon sa ating wangis pa. In our image, according to our likeness. Anong dumarating sa isip ko niyan? Nakikita ko na sino nagkorte ng mukha ni Adan, mga kapatid? Sino nagkorte ng mukha ni Adan? Sige nga, si Abraham ba? Si David ba? Sino po ang nagkorte ng mukha ni Adan mula sa putik? Ang Diyos. Ano kaya itsura ni Adan? Kawangis ng Diyos. According to God's image. Eh, ang Diyos yun eh. Nililikha niya kay Adan yung kanyang wangis. Yung kanyang mukha. Ito yung mata. Ayan yung ilong. Ayan niyang bibig. Oh, napaka maluwalhati niyan. Iniisip ko pa lang, ako'y talagang hallelujah. Gusto kong hindi lang pwedeng magsisigaw rito sa kadakilaan ng Panginoon nung ginagawa niya yung mukha ni Adan. Ngayon, pagdating natin sa bagong tipan, nililikha rin ng Panginoon sa atin. Ito na, ganito na yung wangis ng Diyos. Iba-ibang korte na tayo. Pero nililikha ng Diyos sa atin from the inside out, yung kanyang wangis. Hindi lang yung image niya, kundi yung kanyang pagkilos, pananalita, pag-iisip, damdamin. Nililikha ng Panginoon sa binabago niya tayo. Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung mga dati. Ang lahat ay naging bago na, bagong nilalang. Ganun ang kaligtasan, mga kapatid. Yung to be like Christ, to be like the Father, to be molded in His image. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. So you see, pagka pinag-uusapan natin ito, ano puwang ng kasalanan? May bigat pa ba yung tukso? May appeal pa ba ang sanlibutan? Wala. You focus on who you are in the Lord. Mag-focus ka kung ano yung layunin ng Diyos sa iyo, kung sino ang Diyos sa iyo. Ikaw ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa sa iyo. Kagaya ng Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Manaming Diyos, salamat sa inyo sa kadakilaan ng inyong mga salita at layunin sa amin. Sa walang hanggang layunin at plano niyo at pag-ibig na ipinamalas sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Help us to meditate on your words, O Lord. Ma-meditate namin ito sa bawat araw na ito kung papaanong kayo ay nasa sa amin. Hallelujah. At tulungan niyo kami, O Diyos, na habang namumuhay sa laman na ito, sa mundong ito, makapamuhay rin naman kami sa inyong Espiritu. Nang inyong Espiritu ang kumikilos sa amin, ang liwanag ng inyong buhay, ang nagiging tanglaw sa araw-araw. Sa inyo po lahat ng papuri, Lord, to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Sa inyo po lahat ng papuri at parangal, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Sunday po bukas, wala tayong devotion, magkita-kita po tayo sa Monday. Kapag niloob po ng Panginoon, makakapag-acts po ako mamaya kapag niloob ng Panginoon. God bless po sa inyo. Patuloy niyo po kaming ipanalangin dito sa UAE. God bless po.